Okay, what's up mga boss? So, kumusta kayong lahat mga boss? So, ngayong araw na to mga boss ay pagpatuloy na natin yung ating project. So, ito yung pinakita ko dati sa vlog ko. Yung digital na speedometer. At ito naman yung ating mechanical na speedometer. So, ngayon ito siya. So, ngayon ko na siya ikakabit. So, wala na tayong oras sa araw, no? So, gabi na lang natin gagawin. So, maliwanag naman. So, ngayon pinutol ko na siya. Hindi ko na naipakita mga boss. So, madali lang naman natin sundan to mga boss dahil meron tong mga dapat natin sundan. Ito yun. So, ito yung neutral, first gear, second gear, third gear, fourth gear. So, ito yung signal light indicator. At ito yung fuel gauge. At ito yung high beam. At ito yung ating backlight ng ating speedometer or dashboard. So, dito, ang kagandahan dito mga boss, konti lang yung wires. So, meron siyang 11 wires. At built-in na din ang kanyang backlight. So, hindi na tayo mahihirapan doon mga boss. At maganda dahil meron dito diagram. So, dito lang natin susundan yung wiring na gagawin natin mga boss. So, yung harness natin. Ito yung harness ng ating gear position indicator. Papunta ito sa ating gear position sensor. At ito naman yung harness na papunta sa ating ilaw, signal light, at yung ground. Nandito lahat yun. So, dito na lang natin susundan. At kabit natin ito lahat. So, siguro mayroong matira dito. Pero konti na lang yung matitira dito dahil yung iba kasi na ano, yung backlight dito ay built-in na yung backlight dito. So, ito muna yung unahin natin. Ito muna yung i-plaster natin muna yung gear position indicator. So, kabit muna natin to. So, dito tayo magkuha ng base para hindi tayo malito. So, first gear, neutral, first gear, second gear, third gear, fourth gear. So, neutral muna tayo. Blue. So, ito yung neutral position sensor. So, neutral dito mga boss. Neutral gear is green, red. So, green tsaka red. So, ito. So, meron tayong sinkable tube dito. Sinkable tube. Konti na lang yung sinkable natin. Pasok natin. So, iniksian ko lang dahil maiksi naman yung original dito sa ating dashboard na luma. Okay. Sundan natin. Okay. So, pasok natin yung tube. So, double natin para matibay. So, neutral. Tapos, yung first gear natin is kulay pink.
So dito kulay pink, dito ay kulay yellow with white stripe. So yellow with white stripe, ito 'yon. At kulay orange yung first gear. So orange. Okay. So tuloy natin. Okay. Balata natin. At tubing. Orange. Okay. Tapos soldahin natin. Maganda pag nakasulda mga boss para matibay. Siya basta-basta napuputol. At pasok natin yung tubing natin. So sundan niyo lang yung diagram mga boss para di kayo malito. So second gear natin ay red with white stripe. So yung second gear naman natin dito ay blue red. So blue red, ito yun. So blue red. Blue red. So blue red at saka red black. Okay. Sulda natin. Okay. Tapos tubing. Maganda kapag may tubing mga boss. Maganda ang pagka gawa, malinis. Pag electrical tip kasi pangit tignan. So yung third gear naman tayo. So yung may blue at saka may green. Blue at saka may green stripe. So third gear natin ay green black. So green black. So ito 'yan. Green black. Okay. Lagyan natin tubing. So okay. So next is yung fourth gear natin. So yellow with blue stripe. So yung fourth gear natin dito ay yellow red. So ito yung fourth gear natin. Okay. So patuloy natin. Dugtong natin. Huwag natin kalimutan to.
Okay. So, tapos na tayo. So, review natin. Yung neutral natin, blue. So, dito ay green, red. So, ito yon, green, red. So, yung first gear natin ay yellow with white stripe. So, dito naman sa ating diagram, yung first gear natin ay pink. So, ito yung pink. So, yung second gear natin ay red with black stripe. Dito naman sa kabila ay blue-red. So, ito yun, blue-red. So, yung third gear natin is green with blue stripe. Green with blue stripe. Yung dito naman ay green-black. So, ito yun, green-black. So, yung fourth gear natin last is yellow with black stripe. So, dito naman sa fourth gear ng ating diagram ay yellow-red. So, ito yun, yellow-red. So, tapos tayo dito. So, tape na natin muna. Para malinis na siya tignan. Okay. So, tape na natin to. Sure naman to. Hindi naman siguro to mali yung diagram nila. Okay. Yun. So, unahin muna natin dito yung ground at saka yung live. So, sa diagram, ang live niya ay black. So, pakita ko sa inyo. So, yung live niya ay black. Positive pull, you know, black. Positive pull. So yung negative niya ay green, negative electrode. So yun yung sundan natin. So dito naman sa ating old connector, so alam naman natin kapag smash yung motor natin ay yung after ignition natin ay orange. So yun, tanggalin mo natin to. So orange. So ito yung orange natin. So ito yung kakabitan natin ng wire. Yan. So clear lang muna natin tong wires para hindi magkaroon ng ground. So lagyan ko muna to ng sinkable tube para sure na yung mga pinutula natin ay hindi magkakaroon ng contact. Importante yun. Okay. So, balatan natin yung dulo. At yun yung ikabit natin sa kulay black ng ating bagong dashboard. So, lagyan natin ng tube. Okay. So, orange. Yun. Tapos, sundahin natin. So, yun yung live natin, ha? Live or after ignition, siya lang naman yung may buhay dito kapag binuhay yung susi natin. At siya na ang mag-distribute sa ating mga ilaw nandyan sa dashboard natin. Sunod, so ground. So yung ground natin
Yung black with white stripe. So ito 'yon. Okay. So tanggalin natin 'tong balot para malinis natin. Okay, marami kasi mga nakakonek dito. So magtira lang tayo ng isa dito. Yung mahaba. So lagyan natin ng 5 volt tube muna. Yun. Para sure na hindi dumikit yung mga pinagputulan natin. So yun. Ground. So maikli ng konti, no? So okay lang yan. Lagyan natin ng sinkable tube. At tupi natin. Sudah. Yun. Okay. Next is fuel muna tayo. Yung fuel natin ay kulay yellow with black stripe. So ito yung fuel natin. Dito sa ating diagram, mali yung nalagay, no? Oil quantity yellow white, so hindi to oil quantity, so fuel to. So ito yung kakabitan natin sa fuel, yellow white. So ito siya, yellow white. So putulan natin ng konti yan tubing. Yellow white. Kabit natin dito sa ating black with a yellow with black stripe. Solda. Okay. Ay yung signal light. So yung signal light natin ay yung green. Ito yung right signal. So yung right signal. So right, so yung right natin dito ay light, turn right, blue, light blue. So ito yung light blue. So ito yung turn right. So putulin natin. Okay.
drive. Okay. Next is yung left turn natin ay orange. So ito yung orange. Tuloy natin. Okay. Okay. So, high beam natin. Yung natira natin ay high beam. So, ito yun, blue. So, dito natin i-connect yung high beam natin. Ito na lang yung walang connection. Okay. High beam. Okay. So, itong isa taillight natin or backlight. So, lagyan na natin to ng balot. Kasi may connection din to eh. Live. Papunta sa ating dashboard. So, since di na natin gagamitin, takpan na natin para iwas ground o short. Okay, tapos na. So, tape natin. At i-testing natin kung goods na ba yung gawa natin. Yun. Yun. Feel ko tama naman to sigurong diagram natin, no? Para
Ang kagandahan nito mga boss, hindi siya kailangan ng ibang cable. So plug and play lang siya. Yung cable natin sa speed cable natin sa stock, kasya lang dito. So ngayon testing natin. So ito yung motor ko mga boss. So ito yung connection niya. So ngayon ikabit natin. So hawak ko yung remote ko. So i-salpa ko muna. So ito na siya mga boss. Masalpak na natin. So testing natin. So excited na ako mga boss. So ako lang kasi mag-isa dito. Uwi na yung mga bataan ko. So cambio lang natin para di mag-start. So mag-switch on lang yung engine natin. So okay. Oh yeah. So ito na siya. Yun, first gear. So ito yung fuel level. At ito yung gear position. So first gear yan. So shift natin. So neutral. So tanggalin natin yung ano, para malaganag. Yun o. Oh, ganda. Ganda mga boss. So first gear, second gear, okay, third gear, fourth gear. So yun, so neutral, balik natin. Okay, yun. So yung ano muna, testing natin. Yeah. Yung speed cable. Ow, 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 ow. Patay. So, kabit ko muna yung speed cable. Kabit ko na. Yun. Yun siya. So, testing natin ito ikutin. Kung may function. So, angat lang natin. Yun. Mayroon. Yun. Mayroon. Okay. So, yung ibang function, yung signal light, yung high beam, so hindi muna natin matest kasi nandun pa yung ano ko sa loob, no? So at least tama yung ginawa natin. So fully function. So walang ano, walang palpak. Ulitin natin yun. Yun, no? Yun. Okay. So yun lang muna mga boss. So review ko na lang to kung ano yung mga takbo nito mga boss. Kung maganda ba? Ano ba yung kahinat na nito mga boss? So yun lang muna mga boss. Salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang bell button para marami pa kayong matutunan sa akin mga boss. So God bless sa inyo mga boss.